Okay, magandang buhay po uli sa kanilang lahat. Gagawin na natin yung part winding starting motor control. Ito yung reduced voltage, reduced current starting. So gagamit tayo ng dalawang magnetic conductor, P1 o part winding 1 conductor, P2 or part winding conductor. Meron tayong base ng relay. So 8 pins, terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5, terminal 6, terminal 7, terminal 8. Ito po yung 8 pins relay at timer po natin, pneumatics timer. Okay, so umpisan po natin sa line 1, no? Dito. Procedure number 1 pa rin tayo, no? Line 1 to overload relay 9596, no, may close contact to stop start. Okay, meron na tayong stop start. Ito na ngayon, ito yung stop ko, normal close contact. Then nakakabit na ako sa start, normally open contact. Dalawang wire para sa maintaining contact, then papunta sa coil. Okay, umpisahan ko na. Lalagay ko na ngayon yung supply line, tapos dito sa overload. Then sa stop. So magja-jumper ako sa line 1. So ito na ngayon yung jumper ko sa line 1. Line 1, isabay ko na ngayon to. Sabay ko na ngayon yung supply natin. Okay, procedure number 1 pa rin tayo. Line 1, nandun po rin tayo po. Line 1, jumper. Then papunta na tayo sa overload. Ito sa overload natin. Ito yung overload natin, overload. Normally close contact, overload. O, lagay natin sa kabila para malinis. Ayon. Okay, doon na po tayo. Then, normal close contact, stop. Then, nandito na po yung stop natin. Normally, close contact. Okay, procedure number 1 pa rin tayo. Andun po tayo, stop. Ito yung stop natin. Then, start. Nakakabit na yung start natin. Stop, start. Then, maintaining contact. Ito yung pinakamalapit. Normally close contact. Ay, normally open. Ito, tsaka yun, sa baba. So, ilalagay ko ngayon yung maintaining contact. Normally open. So, maintaining contact, normally open. Doon na po tayo. Ayan. Then, sa kabila, ito ngayon, ha? Normally, open contact para sa maintaining contact. Ayon, tapos na tayo doon. Papunta na ako sa A1. Ito, sa ilalim, no? Andito na yung A1 ko. A1. A1. Magnetic conductor, P1. Andun na po ako, A1. Then, A2, line 2. So, ito ngayon A2. A1, A2. Ito yung A2. Jumper ko na po ito sa line 3. Na? So, gagamitin natin supply ay yung line 1 at saka line 3. Yun ang gagamitin kong supply para sa coil ng magnetic conductor at saka timer. Ito yung supply ko. Line 1 tapos line 3. Okay, so tapos na po tayo rito. From overload relay, stop. Start maintaining contact. A1 ng conductor 1. A2. Then jumper, line 2. Okay, next. Next procedure tayo. Next procedure.
Green, coil to coil, A1, A2. Green pilot lamp. So ito yung green pilot lamp natin. A1, A2 or coil to coil. Green pilot lamp. Ayon, coil to coil. Ganon din sa kabila. Eto. A2. Ayon. Natanggal yung A1 natin. Higpitan natin. So, nandun pa rin sa tayo sa green pilot lamp. Ayan, ha? Green pilot lamp, A1, A2. A1, A2. Next. Timer. 7, A1. Terminal 2, A2. Okay, ito yung terminal 7 natin. Ito yung terminal 2. So, lagayin natin ngayon yung terminal 7. So, maglalagay ngayon ako dito sa terminal 7. Ayun, terminal 7. I-jumper ko na rin sa terminal 8 para hindi ko makalimutan. Para masupplyan yung terminal 6. Ayan, nandito po ako. Terminal 7. Naka-jumper na ako sa terminal 8. May jumper na po ako. So, ilagay ko ngayon sa A1. Ayan, A1. No? A1 ng magnetic contactor 1 or P1. Lagay ko rito sa A1 dahil yan ay coil to coil. So, yung timer natin ay coil to coil. Ayan, ha? So, naikabit na po natin yung 7 dito sa A1. Then, terminal 2 sa A2. Lagay natin yung terminal 2 sa A2. Ito yung terminal 2 natin. Terminal 2 ng timer papunta sa P2 ng contactor 1 P1, no, sorry. Ito, terminal 2 ng timer papunta sa A2 ng contactor 1. So ito ngayon yung A2 nito. O, natanggal. Lagay muna natin itong A2. Ayun. Inuna. Lagay ko dito sa A2 ng contactor 1. Natanggal dito. So, lagay natin ulit. Ayun. So, coil to coil. Again, coil to coil. Coil to coil yung timer natin. 7 sa A1. Terminal 2 sa A2. Okay, natanggal. Ayusin natin.
Ayun. Nailagay na po yung terminal 7 sa A1, terminal 2 sa A2. Next. 8, 7, 8. May jump na tayo. 7 sa 8. So, maglagay tayo ng wire sa terminal 6 papunta sa A1 ng contactor 2. Sa terminal 6, maglagay tayo. Ito ngayon yung terminal 6 ng timer. Ayun po tayo. Ayun, terminal 6. Papunta ngayon sa A1 ng contactor P2. So, papunta sa A1. Ito yung A1. Ha? A1. The next, A1. From 6 to A1, then A2 to line 3. Okay? A2 to line 3. So, jumper. So, lagay na ako rito sa A2 ng P2 contactor. So, ilagay ko na rito sa line 3 para masupplyan. Ano? So, nandito na ako sa line 3. So, ang ginamit kong supply ay line 1 at saka line 3. Line 1, line 3. The next, tapos na tayo rito, yung pilot lamp green. Okay, coil to coil pa rin. Ayun, no? Green, A1 to A2. Pilot lamp green, A1. Ito yung A1. Ayun. Nandun na tayo. A2. So, lagayan natin sa A2. Ayun. Tapos na po tayo nun. So, next. Halos tapos na tayo sa D-Duct. Pupunta na tayo sa normally open contact overload relay 97-98. Andito na po yung sa baba nun, ha? Sa baba. Lalagay natin yung orange pilot lamp or fold. So, kailangan may jumper na tayo dito sa line 1. Papunta doon, no? Dito yung normally close. Ito, normally close. Ayun. Normally open, nasa baba. So, maglagay na ako ng jumper para masupplyan yung normally open contact ng overload. Ayun, magjagal ako ng jumper. Na? Ayan. Ayun. Okay, may jumper na po ako. Dito na ako sa pilot lamp orange. Lagay ko na yung pilot lamp orange. Ayun, normally open contact. So, nasa baba. Eto, yun nasa baba. Yun. So, ilalagay na natin yung pilot lamp orange, isang terminal, sa overload. Normally open ito. Eto na ngayon. Yun, ha? Yun. So, nalagay ko na yun. So, papunta na ngayon sa, dito na, line 2. Or line 3. Line 3. Yun ang supply natin, ha? So, lagay natin ngayon sa line 3, dito. Pwede kong ilagay dito, kaya na marami, pwede ko na ilagay dito. Dahil may jumper na yun, na? Kasi kukunti lang yung wire dito sa kabila. Or, pwede rin dito. Kaya dito na lang, sa taas, na? So, nandun pa rin tayo sa fold. Orange pilot lamp. Nandun pa rin tayo, orange, ha? Ayan, from overload normal open, then line 3. Ayan. Okay. Tapos na tayo, yung orange. Red, pilot lamp, jumper, sa normal close contact ng contactor 1. Or P1. P1. Jumper tayo. P1 to, na? Hindi S1 start. P1. P1. Ayan. Lagay tayo. Ito jumper. Ito na yung jumper natin. Jumper. Normal close contact. Ito. Jumper sa normal close contact. Auxiliary contact.
para sa red pilot lamp. Ayun, no? Naka-jumper na po ako. Yon. Ilagay ko na yung red pilot lamp. Ayun. Sa baba. Ayun. Red pilot lamp. Papunta na ngayon sa line 3. Okay, line 3. Kasi ang supply natin dito sa magnetic conductor at timer ay line 1 at saka line 3. So, pwede natin ilagay dito. Line 3. Pwede rito. Kaya marami ng wire. Or, pwede ko nang ilagay dito. So, ito yung pinaka line 1, line 2, line 3. Na? Para masupplyan ng isang terminal para sa supply ng red pilot lamp. Ayun, tapos na po tayo, na? Naikabit na natin. Napunta na po sa okay, line 3 natin. So, halos tapos na tayo. Naikabit na natin lahat. Okay, ilagay na natin ngayon yung power circuit. Ilagay natin itong power circuit, na? Power circuit, line 1, line 1. So, ayun na tayo. Line 1. Line 1, ha? Line 1, line 1. Dalawa yan. So, dito yung line 1 natin. Power circuit para masupply sa kabila. So, ilipat natin dito. Medyo maluwag yung isa, kailangan niya ay balance para magbitan. Ayun, so ilagay ko na yung power circuit. Power circuit pa rin tayo, na line 1 to line 1, na line 1 to line 1. Ayun, para masupplyan dito sa kabila. Yon, line 1 to line 1, P1, then P2, line 1, then line 2, line 2. Line 2, line 2, power circuit. Para masupplyan sa kabilang magnetic contactor, para masupplyan din yung P2 contactor. Line 2 to line 2. Ayan, na? Line 2 to line 2, tapos na tayo, line 2, line 2, line 3, then line 3. Nasa power circuit pa rin tayo. Power circuit pa rin tayo. Para sa line 3, para masupplyan yung contactor P2. Ayan. Last wire. Pagsamayin ko dun sa kabila para balance yung ipit ng wire natin. Ayun. Okay na to pa tayo. Yan. Power circuit. Line 1, line 1. Line 2, line 2. Line 3. Line 3. So, lagay na tayo ngayon sa motor. Terminal 1, terminal 2. Ito ngayon yung terminal 1 natin. Sa motor, terminal 1. So, andun na tayo. Terminal 1, papunta sa terminal 1. Single wire. Ayon, terminal 1 natin. Yun, lagay natin, ayusin natin. Ayan, ha?
Okay, terminal 1. Sa power circuit pa rin. Then, terminal 2. Ayun, terminal 2. Sa line 2. Terminal 2. Ayun. Power circuit pa rin. Lagay natin dito sa terminal back. Terminal block natin. Ayun. Para sa terminal 2. Terminal 1, terminal 2. Then, terminal 3. So, kinakabit ko dito sa power circuit ng contactor P1. Then, papunta sa terminal block. Kinakabit natin sa terminal block. Ayon. So, tapos na tayo terminal 1, 2, and 3. Terminal 1, 2, and 3. Then, punta na tayo sa 4, 5, 6. Ayon. Short. Short 4, 5, 6. So, inilagyan ko na. Ito na yung kakabit natin sa 4, 5, 6. So, 4, 5, 6. Terminal 4. Then pinagsama ko na, ginamper ko na ito. Okay. Terminal 4, terminal 5. Yan ako. 4, 5, then terminal 6. Okay, nagjumper na ako dito sa terminal block. Terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, short or star point. Okay. Lagyan natin yung 7, 8, 9. Terminal 7, 8, 9 doon sa contactor P2. Terminal 7. Ito ngayon, nasa baba yung power circuit terminal natin dito. Terminal 7. Ayun. Terminal 7. Doon na po tayo. Terminal 8. Doon na tayo. Terminal 7. Terminal 8. Ayun. Terminal 8. Okay, terminal 7, terminal 8. Then we have terminal 9. Ito na yung terminal 9 natin. Ayun, terminal 9. Terminal 9. Power circuit pa rin ng contactor P1. Then, sa terminal block. Para malinis. Ayun, kompleto na po tayo. Na? Terminal 1, terminal 2, terminal 3, 4, 5, 6, short, then terminal 7, terminal 8, terminal 9. 1, 2, 1, 2, 3, then 4, 5, 6, short, then 7, 8, 9. Okay, so halos tapos na po tayo. Okay, check muna natin ang tester. Ito ay yung tester natin. Check muna natin ang tester. Okay, ilagay muna natin tong timer natin. Ilagay ko na yung timer. Ayun, yung timer natin ay second hand lang po yan ha. Second hand, hindi accurate po yan. Okay, check muna natin ang tester. Start, kailangan may resistance reading. Ayun, may resistance reading. No? Resistance reading, i-stop ko. Stop. Ayun, okay na. So, pwede na natin supplyan. Okay, so supplyan na po natin. Na-check na natin ng tester kanina. Supplyan po natin, line 1, line 2, line 3. Ayun, umilaw na yung red pilot lamp natin. So ibig sabihin, pag in-start ko ta, in-start ko,
May energize ngayon yung contactor P1, may energize ngayon yung green, at may energize yung timer. Let's say yung timer ko ay 10 seconds, na? 10 seconds. So, exactong 10 seconds, mag-open ngayon yung 8.5, mag-close ngayon yung 8.6. Ayun. So, pag-open ng 8.5, mag-close yung 8.6, may energize ngayon yung contactor P2. Ito. Pero pag-start ko yan, so gagana ngayon ay single Y. Pag single Y, line 1 terminal 1, line 2 terminal 2, line 3 terminal 3. Low speed, no? Line 1 terminal 1, line 2 terminal 2, line 3 terminal 3. So short 456. Naka-short na ako sa 456. Okay? I-start po natin. Start. Gagana ito. Iilaw yung green, mamatay yung red. Gagana na rin yung timer natin. Let's say ang timer ko 10 seconds. 10 seconds, no? Eksaktong 10 seconds, gagana to. Pero ito second hand, ha? Hindi eksakto. Second hand lang po yung timer natin. Start. Ayun, start single Y. Tuhatak po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun. So, buwaba nito, 8.5, 8.6, na-energize ngayon yung contactor P2, ang tumatakbo na ay nakaparal na. So, terminal 1, terminal 7, nagsama na. Terminal 2, terminal 8, nagsama na. Terminal 3, terminal 9, nagsama na. So, ang takbo niya yan ay high speed. High speed. So, ang unang tatakbo ay single Y, low speed. Ito muna. Then, pag dalawa lang umandar yun na conductor, P1, P2, magiging parallel, high speed na po. Ayan, patayin ulit natin. Ayan. Okay, start ulit. Pag start ko, P1 lang, Y connection, single Y, low speed. Then, after time setting, gagana yung conductor P2, magparallel ngayon yung 2Y, high speed na po. Ayan. Start. Okay, P1, low speed, single Y. Ayun, P2, nakapaaral na yung dalawang Y natin. High speed na po ang takbo yung motor natin. Okay, stop ulit natin. Start, P1, single Y, low speed. P2, parallel Y, high speed. Okay, so ayun po ang principal operation ng part winding starting motor control. Okay, check natin yung orange pilot lamp fault. Pag nagkaroon ng problema yung motor natin, 1, terminal 1, terminal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag nagkaroon ng problema, so iinit ngayon yung windings, masesense ngayon yung thermal element ng overload, at that's the time na mag-open ngayon yung no may close contact overload. O, i-trip natin, trip. Ayun, umilaw yung orange. So, nag-open yung terminal, yung overload relay no may close contact, nag-close dito. So, ibig sabihin, nagkaroon ng problema yung motor. So, bago natin i-reset, kailangan ay troubleshoot muna natin yung motor. Basta yan, i-reset po natin. Reset. Ayun, so, namatay ulit. Okay, isa pa. Start. P1, low speed, single Y. Ayun, umanda yung P2. Parallel Y. P1, P2, nagsama na yung dalawang Y, that is parallel connected, high speed. Okay, so ayan po ang principle of operation ng part winding starting. Maraming salamat po sa kanila.